Binigay na ni Lolo Arum ang munting hiling ng Japanese monster na makasagupa na nga etong WBO sauna champion na si Paul Butler upang matupad na rin ang matagal ng pangarap nitong maging kauna-unahang Asian Undisputed Champion. Ganun pa man, upang masiguro ang panalo ng Hapon ay gaganapin muli sabing undisputed bout sa bansang Japan. Ang ganitong estratehiya na halos kinukulong ng promoter ang kanyang alaga sa mismong balwarte nito at hindi pinapadayo sa ibang bansa upang lumaban ay hindi na po bago at ito ay talagang ginagawa ng mga promoter upang masiguro na manatiling undefeated ang kanilang mga alaga. Ganun pa man, tila nasobrahan sa kaso ni Naoya Inoue dahil wala pa po sa kasaysayan ng boxing na ang isang naging pound for pound king ay nakamit ang lahat ng kanyang mga titulo sa loob lamang ng kanyang palwarte na di man lang dumayo ng isang beses upang manguha ng titulo. At gaya po ng ating prediksyon nung isang araw, paniguradong malalaglag bilang pound for pound king itong si Inoue na kung saan nga kahapon lamang ay umagapak na ito sa rank number 2. Sa baba na lamang ng bagong pound for pound king ng The Ring na si Unified Heavyweight Champion Alexander Usyk. At kahit sabihin na natin na manalo itong si Inoue ng impresibo kontra kay Paul Butler ngayong Disyembre at 13, ay panigurado na lalagapak pa muli ito sa rank number 3 or 4 bago matapos ang taong ito. Dahil ang nasabing brito na makakalaban ng Hapon ay hindi po kinikilala ng The Ring Magazine bilang isang elite fighter. Para may lagay po sa pound for pound king ang isang boxer, ay kailangan itong lumaban ng isang elite fighter at hindi ng isang payaso.